kapatid, kasama po natin ngayon si Sister Mina Natividad, ang Music Directress ng United Pentecostal Church Patiis. So, Sister Mina, ilang taong ka na po na nabiligan sa ating Panginoon? From 1997, so 34 years na po. Ah, 34 years na po pala kayo na nabiligan sa ating Panginoon. Paano po kayo nakakilala sa Panginoon? Naalala ko nung araw, pag nagsisimba yung Mina ko sa kasal, ano pa yun, El Shaddai pa siya. Sinasama niya ako, eh di ba medyo Christian, tawag-tawag yan, Christian, ano yung mga kantahan ng mga Bible, mga El Shaddai. Tapos, nung nag-Taiwan naman ako, pala, nung kalaunan niya sinapag na pag-ano ko, parang yun yung isa, umaatid-atid ng mga ganon. Tapos nung nag-Taiwan naman ako, wala sa plano ko mag-abroad eh. Pero nung nag-Taiwan na nakarating ako sa Taiwan, ang kasama ko sa department ko sa trabaho ko, yung isang mismo department namin, naga-United Pentecostal Church, siya kung yung Paul siya doon, sa Baguio. Siya yung nagdala sa akin sa Chiquis. At saka yung mga kasama ko sa dormitory mismo, dalawa, sa United Pentecostal Church sa Silva. So, sinama nila ako. Yun na yung simula, no? Tuloy-tuloy na. Kasi nung nasa Taiwan ako, siyempre bago lang naman ako. Ginagawa ng mga kasama ko sa dorm, pag mag-station number sila, lagi ako sinasali. Nung bago na sila, bago sila umuwi, sabi ko, alam ba kung bakit ka namin lagi sinasama? Para pag umalis kami, maiiwan ka kasi, maiiwan ako din, ako yung marunong ka na, kaya mo na mag-isa. Sabi mo naman sa akin. Tapos, yun, hanggang sa umuwi na ako. Pag umuwi ko naman sa Pilipinas, naghanap talaga ako ng church. Hanggang sa umuwi pa ako ng tinupa, pupunta ako sa sukat, kasi nakita ko yung United Pentecostal doon. Tapos, tumatawag kasi ako sa PBC. Siguro nasabi ko na, pero hindi pa nila na sasabi ko ito sa San Mateo. Kasi naghahanap talaga ako ng church. Kasi one time, sinama naman ako ng kinakapatid ko sa World War II. May hinahanap ako may gula. So, sinama lang nila ako, kaya alam nila, naghahanap ako ng simbahan. Hindi alam, may gula ko kasi. So, siguro, yung contact ng nila si Pastor Pinyar. Yun yun. 96 ako naka-uwi ha. 96 pa ako umuwi pero 97 na ako nakasimba dito sa montanya. Kung nandito naman na kay Pastor Pinyar, pag naging special number din kasi ako, maamot ako. Kaya siguro nakita rin Pastor Pinyar na Sister Mina magpapakasal. Tinutuloy ako palagi na bakit sisingin nila ako ka Sister Evelyn, kaya Sister Mina. Nasa yun, tuloy-tuloy na. Nasa umabing time, nausap niya ako ni Pastor Bani. Yun niya, kasi niya na ano ako sa music. Hindi ko sumo ko nga sa Pastor, wala ka na kung alam sa music. Hindi, parang ka lang ako, pero tumugtog, wala akong alam sa loka, sabi ko kay Pastor na ko. Inasahan na ako ni Pastor ng ano po Pastor, yung kanilang yung parang ginagamit ko yung parang sa pinasahan niya ako eh, na hindi kailangan magiging na tumugtog, hindi kailangan, parang may hinahalap pa sila si Pastor. May nakita lang sila, spiritually. Kayo po ay in-appoint ni Pastor Lani. Paano niyo po nalaman na yun na po yung calling na ating Panginoon? Siguro kasi, alam po, yun na yung calling ng Panginoon din na ako talaga nakaano sa blessing. Kasi pag dumarating yung practice, ako kasi kahit sa pagpakin lang ko, parang gusto ko umaatin ako ng practice. Diba ganun? Tapos pagkano, andiyan na yung, siyempre, mga kasama. Mabuti na lang talaga yung mga kasampag ngayon.
musisya, si Kingston, mga musician, si mga singers. Lahat ng nakakasama ko talaga, ang ginundin, supporting talaga sila. Ang ganda sa musulod naman talaga sila. Although alam naman nila na wala talaga akong alam sa ano, pagka, ate, ano bang maganda ano? Nagtatanong talaga kasi ako sa kanila. Kaya ano naman yung supporta nila na tinutulungan at inaalalayan din naman ako ng kanila, Abby, yung mga musicians, tsaka yung mga singers. Kaya, naano ko rin naman na siguro talaga dito ako sa music. Sa music talaga, kasi yun nga yung hindi ko. Inano ko na lang. Pinuloy ko na lang yun. Kasi, yun yung sabi ko sa sarili, binigay ng Panginoon ko. Ibigay ko rin yung service ko sa kanya. Gusto ko lang nung araw, pag uma-attend ako ng mga gawain, yung mga nag-aawitan, sinilinis ako talaga yung mga awit, ganyan. Tapos pag mga nagsusongit, mga nanay, gusto ko ganun ako kagaling. Gusto ko ganun din ako. Kasi nakita ko pa nga sila, nagpapaa din ako. Pagka, kung paano si sister, si pastora, Cora, si Pastora Cora ng araw, pag nagpapaawit yan, sumisipol pa. Maano talaga siya, gusto ko. Gusto ko maging ganun ako. Parang, hindi lang pa yun ako. Awit, ganyan. Hindi ko talaga inakala na binibigay sa akin. Pero yung pag-ibig sa leader, makaawit sa Panginoon. Gusto ko talaga yun. Bilang music directress, naka-encounter ka na ba ng struggle? Minsan sa sarili ko. Tumating kasi sa akin, nandito pa tayo sa highway, Pastor Jenner, dito sa highway sa Patiis. Minsan kasi tumating sa akin yung parang kanina ako. Yung pinapina na hindi na ako ma-attend ng practice, hindi gano'n, hindi pa ka lang ganda. Tapos, Sister Mina, how do you feel kapag nagpapaawit ka sa congregation ng kapag awit na may napupuspos na sa awit na? Siyempre, ang pakiramdam mo, nag-bless ka rin. Kasi nakikita mo na yung sa pinapaawit mo. Kasi siyempre, iba yung mga pinapractice naman natin, pinag-pray naman natin. Tapos, bago tayo mag-start ng practice, pinag-pray din natin, service natin. Kaya, ang laging prayer natin na sana, nawa, mabless yung mga kapatiran, mabless tayo. Kaya pagka nagpapaawit ako dyan at nakikita ko na nabibless sila na pupuspos, nabibless din ako. Nalulungkot kaya ako pagka yung nagpapaawit ako dyan, tapos wala man ng resource. Nakakalungkot yun.
Pero kung nakikita mo na nag-bless sila, nag-bless mo sila, na-aanin yung puso nila, nag-bless ako. Advice lang din na palagi rin yun yung makikinig din sa nasasakupan mo. Makikinig ka din kasi katulad ko sa sarili ko, talagang ano ako din sa sarili ko, nagtatanong talaga ako sa kanila kung ano maganda. Kasi meron silang magandang suggestion, hindi lang naman ikaw. O, meron silang magsasuggestion yung mga musicians, meron silang ate, ganito, maganda. O, pakikinggan natin mo. Tapos yung mga singer, di ba, ate? Yung mga singer, meron din yung sinasabi na magandang may sasuggest. Lagi yung susunod, gamitin, maging makinig din sa suggestion ng iba. Hindi ko mo leader kasi ikaw lang yung sasalita, ikaw lang yung sasuggest, ikaw lang ang susunod. Hindi ganun ang isang kailangan. Laro mo ka rin makinig. Sumunod yung sa kung ano yung maganda, kagaganda, para mas maganda yung flow ng samahan. Kasi, at saka syempre, ang tuloy yung basta ang prayer ko palagi, yung musicians, yung singers, kahit sa akin, na lahat ng ginagawa natin, hindi para sa kapurihan natin. Palaging, prayer ko palagi yun na huwag ako masuman ng pride. Nalalak palagi yan na sinasabi sa akin ni Brother Romy. Huwag isipin na, kasi yung experience nila, yung experience niya, senior niya sa akin, lumapit talaga yung pride sa kanila. Yun yung sinabi niya sa akin na kami sinabi yung pride. Gaano kahalaga yung attitude ng isang musician sa kanyang ministry? Siyempre po. Eh kung kasi kung ang attitude niya ay nakikita mo hindi na maganda, parang alam mo po, hindi maganda yung flow eh, ng awitan at saka natutugan. At tingin mo rin, pagka natutugan dyan at nakikita na hindi maganda ang attitude ng isa, talaga ikaw walang revival. Hindi magkakaroon ng revival. So kung maayos yung attitude ng bawat ng musicians, ng singers, tapos maayos ang awitan yung flow, may espiritu ng Panginoon. Nakikita naman po yung pagdating ng ano, may mga revival. Sister Mina, ano po ang life verse mo bilang music director? Yeah, ito yung favorite ko talaga to. Yung Psalms 27 verse 4. One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. To gaze upon the beauty of the Lord, that I seek. Live in this life. First, ako talaga. Kasi pagka nasa loob ka ng iglesia, parang may pakramdam mo eh. Parang lagi yung nararamdaman yung presensya ka. Parang gusto siya lang ako. Ayoko. Kasi parang ayaw ko akong hindi pag nasa church. Nung araw, bago nakakamu sa mga kasama ko, ay hindi pasok ko. Kasi pag gabi ako sa Taiwan, nakakamu, ayaw ba nila umuwi? Alas is yung service namin. Alas is yung pasok namin. Nag-normal pa kami sa church. Ayaw ba nila umuwi? May nararamdaman. Parang ayaw talaga umuwi. Parang gusto mo mag-renewal lang kayo, nandito lang kayo, nag-aawin na kahit pagod na. Ganun po. Masarap sa loob ng iglesia pa namin. Masarap ka rin. Thank you so much po, Sister Mina at Miller Sobnes, na ikaw po ay naging guest namin sa The Apostolic Couple. Please subscribe to The Apostolic Couple! Ulit game! Mga kapatid, kasama po namin ngayon si Sir Mina Natividad, ang music director. Teka lang. Game, ulit. Maubusan ako ng film dito.
Kapatid, kasama po natin ngayon si Sister Mina Natividad, Music Director, Bakit, ma? Meron ka lang pakilala sa'yo. Teka lang. Ayan. Mga kapatid, kasama po natin ngayon si Sister Mina Natividad, ang Music Directress ng United Pentecostal Church. Babalik yan. Thank you so much po, Sister Mina. We are so blessed na naging guest ka namin dito sa The Apostolic Couple. Ulit. Nag-starter ka. Okay. Thank you so much po, Sister Mina. We are so blessed na ikaw po ang blessed ka lang. Please subscribe to our channel, The Apostolic Couple.